Nakita natin na maging ang Latvia Men's National Basketball Team ay uhaw na uhaw sa Olympics dahil noong 1936 pa nga ang huli nilang laro dito, sobrang tagal na. Kaya naman maganda ang laban sa OQT at bawat laro ay do or die ang sitwasyon. Magandang panoorin, high level basketball ang ating masasaksihan. Lahat ng mga teams merong misyon at hindi basta-basta magpapatalo. Tuloy ang strength and conditioning ni Kay Soto kasama ang kanyang coach para sa preparasyon sa Olympic qualifiers at maging sa paparating na NBA Summer League na nga rin. Pero mapapaaga ang laro ng Gilas dahil na rin sa makakalaban nila ang Poland at Turkey bilang preparasyon sa Olympic qualifiers. Tuloy nga rin ang Wasserman sa kanilang trabaho at nakatutok na sila ngayon sa paparating na NBA training camp at Summer League. Tinitignan nila ang pinakamagandang oportunidad para sa kanilang mga players. Gilas call up mas pinaaga next month na nga at kita naman natin. Nagsimula lang maglabas ng kanilang mensahe ang mga staff ng Gilas kung ano ang plano nila, kailan ang practice at sino ang kanilang makakalaban para sa scrimmage games. Parang malawak ang announcement na ang ginagawa ng Gilas para sa mga Pinoy basketball fans at sa mga players na rin. Next month na nga ang ensayo ng Gilas, pero kita naman natin yung mga players natin, kanya-kanya na sila ng paghahanda. Isang magandang indikasyon na patungo sa magandang direksyon ang preparasyon. Kay Soto ang isa sa nakita natin na patuloy na gumagawa ng mga workout drills para manatiling malakas ang kanyang katawan dahil ilang tulog na nga lang ay Olympic qualifiers na. At sa kanyang Kai's journey, kita natin na patuloy ang kanyang ensayo. Sana nga lang ay ganito rin ang ibang Gilas players, merong magandang work ethic, mas maganda ang preparado para may lakas na lumaban. Alam naman natin na walang Jamie Malonzo dahil sa injury at magkakaroon ng bakanting spot ang Gilas Final 12 active players. Sigurado na ang mga dating players na sina Kai Soto, AJ Edu, Jun Marfardo, Japit Aguilar, CJ Perez, Scotty Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsom, Carl Tamayo, Justin Brownlee, Kevin Kiambao at Calvin Oftana. Kailangan natin ng active 12 players sa OQT Olympic qualifiers dahil talagang mapipiga ang Gilas sa event na ito. Kailangan na magkaroon ng mga magagandang hugot lalim ng bench para sa magandang rotation ng mga players. Meron na tayong Justin Brownlee bilang ang ating first option sa naturalized player. Solid na wing, 6'7", maganda ang opensa at depensa, kayang maglaro sa lahat ng posisyon. Chris Newsom, may opensa, malaki ang tulong bilang isang solid na defender, lock up defense ang galawan. Dwight Ramos, PGSG, kayang magdala ng bola at gumawa ng score. Scotty, solid core sa point guard position, mabilis at maliksi. Carl Tamayo sa forward, may shooting, may height at kaya rin na dumebensa. Nandyan pa nga ang apat na malalaki natin kay Soto, AJ Edu, Junmar at Japet, ang main core natin sa loob ng paint. At kapag naging solid ang performance ng apat na ito, buong laro at kada palitan kayang tapatan sa opensa depensa at pagkuha ng mga rebounds, ang team ng Latvia at Georgia ay posible talaga na makaisa tayo sa first round at umabot sa second round. Hindi madali pero posibleng-posible na mangyari. Nakakagulat nga rin ang bilang pag-angat ni Bronny James sa top 100 rankings ng ESPN NBA mock draft. Mula sa number 98 biglang napunta sa number 54, pasok sa 60 players ng NBA draft. History ito, siya lang ang ganito kalaki ang pag-angat sa ESPN top 100. Ito yung sinasabi natin na malakas ang connection ni Bronny dahil kay LeBron James. Para saan pang ito kung hindi iti-take advantage ni LeBron at Bronny? Kung pangkaraniwan na player ito ay hindi aangat ng ganito kalaki ang kanyang rankings. Marami ang duda sa kakayahan ni Bronny at sa kanyang height, pero wala silang magagawa sa impluensya ni LeBron James sa NBA. Justin Brownlee at Boatwright, pagsasabay ni Coach Tim Cone sa non-FIBA tournament, pwedeng-pwede sa Asian Games. Gilas didepensahan ang kanilang corona, back-to-back champion. History ulit ang pwedeng magawa. Kristaps Porzingis versus Kay Soto, isa sa inaabangan ng marami. Kay Soto may height at lakas na ngayon para panggain ang mga NBA centers na ito. Walang connection si Kai sa NBA pero may height at lakas, kayang magbigay ng quality defense sa loob ng paint kahit sa limited playing time, at galing pa nga siya dito sa Pilipinas. Nawawala naman sa eksena itong si Jordan Clarkson bilang naturalized player ng Gilas. Maganda sana kung mas matangkat itong si JC at mas malaki ang pangangatawan niya na dala-dala pa rin niya ang kanyang laro, nang sa ganun ay kaya niyang maglaro sa lahat ng posisyon. Ito ang isa lamang sa kaibahan ni na JC at JB. Maganda ang laro nilang pareho pero si JB mas matangkad at malaki ang katawan, kayang maglaro maging sa loob ng paint. Nababawasan rin ang star factor, kaya naman ibang players hindi nahihiya o natural ang kanilang laro kapag si JB ang kanilang kasama. Alam naman natin na tayong mga Pinoy, kapag NBA player, bigay na lang natin sa kanya ang bola, mindset ang nangyayari minsan sa laro. Wala na yung magagandang plays at teamwork, pero kapag si JB ang kasama, buhay na buhay ang teamwork at chemistry, kasi sa Henebra yan at matagal na talaga dito sa Pinas. Kung sa malakas ay malakas si Jordan Clarkson, pero sa ngayon ay kailangan talaga ng Gilas ng isang naturalized player na kayang tumulong rin sa loob ng paint kasama ni na Kay Soto, AJ Edu, Junmar at Japet. Dahil kung titignan natin ang lineup o players ng mga kalaban natin sa Olympic stage, ay karamihan sa kanila ay merong dalawa o higit pa na 7-footers, 6'10, 6'11 na PF, maging guard nga nila ay nasa 6'7 ang height at iilan na lamang ang nasa 6'4 pababa. Maganda ang preparasyon na ginagawa ng Kay Soto Camp, at titignan rin natin ang individual na preparasyon ng ibang players sa upcoming videos natin.